At alam naman natin na the older an item is, the higher it is in value. At ang makakapagpatunay ng argument ko, ang tinaguri ang New Age magbobote at naturing ang The Filipino Picker. Tara't silipin ang impressive vintage collection ni Kyle Gianan, also known as Crazy Kyle, dito sa Dad's Entertainment. Kung fan ka ng mga vintage collections noong panahon 80s at 90s, abay si Mark Kyle Gianan, aka The Filipino Picker, ang dapat mong maging kaibigan. Nag-start ako, of course, nung bata ako, start na collecting ng toys. Wala tayong pera, kundi baon. Limited lang. Kumbaga, hindi natin ma-complete yung mga set na kailangan natin na set. At heart, I've been a collector for a long time, since childhood. Pero nung tumanda na ako, when I had my own income, doon ako nagsimula ng professional collecting talaga. Kasi since I was a kid, I've been dying to complete the sets. Tapos nung nagka-pera na ako, sabi ko, now is the time, kahit nakakatawa na 30, 40-year-old guy buying toys, no, sa mga bangketa, sa mga collectors, even sa toy stores, I still buy. So yun, unti-unti, nakukumpin ko yung mga set na pinangarap ko lang. Ibang klase ang pagka-crazy ni Kyle sa mga items na hindi niya nabili noon. Kaya kahit lumang mga bagay na, basta may kwento, ay binibili niya ngayon. For me kasi, preserving history should be done by someone. Mga basura, mga bote, mga latang kinakalawang na dapat wala na. Kahit nga picture, minsan wala na eh. Mga nag-research ng mga students, they come here kasi wala na daw sa Google. Sabi lang, sir, meron ba kayo itong lata na to? Meron ba kayo itong bote na to? Here in my bottle collection, I have bottles na half niyan wala sa Google. So, magugulat ka na lahat siya Philippine main, naka-print sa likod, Camarines Norte, mga ganun. So magugulat ka na may mga local brands. Pagpasok ko pa lang dito o kaya dun sa bahay ko, makita ko yung mga display ko, yung stress level ko half agad. So like they said, especially for old people like me, prevention is better than cure. So hindi ko naintayin na magkasakit pa ako, ma-stroke ako or what. Pero sabi ko, it's better na ngayon pa lang, inaagapan ko na. Kung alam ko kung ano yung nagpapababa ng pressure sa akin, gawin ko na, biling ko na yan. Kasi yun na yung gamot or yun na yung maintenance ko. Imbis na pagbutin pa yung gamot. Ayan na, tinitignan na lang. Para kay Kyle, ang mas luma, mas may kwento at character. Kaya mas magiging interesado siya kolektahin ang mga yon. For now, my favorite talaga is the bottle collection talaga. Kasi the bottle collection like this one, it's a booming community. Yung community niya ngayon sa online, sa Facebook, it's times 10 ng mga ordinary antique groups. May mga collectors na gusto lang mint condition. And those people are prone to being scammed. Kasi baka reproduction ang mabili nila. Ang gusto ko nga yung, halimbawa, yung bote or yung lata, may sulat pa nung pangalan ng may-ari na kinamay niya ng pako eh. Kaya nga excited din ako sa feature na ito dahil magkakaroon ako ng chance na mapapermahan kay Sir Aga Mulang yung aking mga collections, no, from baguettes, cassette tapes, VCDs, DVDs, VHS tapes and everything, mga posters. So, I hope mapapermahan ko sa kanya. The main purpose of collecting is, for me, preserving history, but for you guys, basically to be happy as a hobby. Enjoy it as a hobby first before you think of putting up any museum or preserving history. Pero as long as you're happy, yun na yun. Panalo na kayo. Hindi naman pala ako nag-iisa pagdating sa pagiging nostalgic. Pero ibang level itong si Crazy Kyle. Yung ibang mga collection niya, ngayon ko lang narinig ang mga brands na yon. Iba talaga yung may eye para sa vintage collectibles. And speaking of collectibles, balita ko, dadaan daw siya dito sa set dahil may ipapakita daw siya sa akin mga items. Ano kaya yon? Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Bida Kayo Kay Aga.
At kasama natin ngayon para personal na makakwentuhan tungkol sa mga chismis ng nakaraan. Crazy Kyle. Hello, Crazy Kyle. Thank you, sir. Yeah. Nice to be here. Thank you. Okay, Kyle, kwentuhan mo ako. Anong mga kinokolekta mo? My collection, sir, yung theme is okay. Parang a little bit of everything. Two of everything, di ba? Parang ganun. But a little bit of everything. So, halo-halo. Halo-halo siya. It's not just focus on bottles, stamps, or coins. Anything. It's a little bit of everything na para sa akin ay may wow factor each category. So, gano'ng kadami yung collection mo lahat-lahat? Ang totoo, sir, pagka mga collectors gaya namin, hindi mo na mabilang eh. So, ang mabibilang mo lang talaga yung mga talagang tumatak sa utak mo na biniginastos mo ng malaki. So, madami yan. Maaalala mo talaga yung mga yan. Pero on a regular day or a regular weekend, bili lang ako ng bili, sir, ng mga random stuff which I can't count anymore, which para sa akin, nostalgia overload eh. So, I buy it. Alam mo si Kyle, medyo nakaka-relate ako sa'yo dahil, you know, in some way, meron din akong pagkaganon eh. You know, mahilig din ako mag-cut ko naman collector, pero inabot ko yung stage na yan na parang kailangan may mabili ako. Kailangan mabili ko to, kailangan mabili. Kasi pag nandun ko sa mundo na yan, katulad nung nahilig ako sa mga furnitures, ano, mga antique furnitures, parang hahanapin mo. Eh, ang problema, di ba, pag yung hinahanap mo is napaka-rare, ang hirap hanapin. At pag lumabas na yon, ang presyo niya, mahal. Yes, sir. Lalo na kayo, pag kayo bibili, kilala kayo, tatagayin ka. Hindi, at some point, nakilala na rin nila ako eh. So, may mga ahente na nagdadala sa akin yes, ng mga yes. Gamit. Regular. Sa'yo, ganoon din, I'm sure. Yes, sir. Mga doon sa Mandaluyong, mga magkakariton, bigla nilang dadating, may pedal car na bakal, mga ganun. So, talaga mga ganun, hindi natin matatanggihan kasi super mura nila ibebenta yun. Sa mga collection mo, do you sell? Rarely, sir. Kasi rarely. Yung attachment mo sa collection is sobre. So, the only time you can sell really is if may doubles. Tapos, ito ba, Kyle? Ano itong mga... Papakita ko sa inyo, ha? Nagulat ako kanina dahil... Ngayon lang ulit ako nakakita ng cassette tape. Nakakakita ako ng LP nito, yung 33, no? Tama ba? 33 yung tawag LP. 45s and ano, sir? 45 maliit, and, tapos 33 yung LP. Well, yes, o, see? Alam ko pa yan. Hindi, naikwento lang sa akin yan. Pero ito, cassette tape ng baguettes. Yes. Kailan mo pa ito nakuha? Medyo matagal na, sir, kasi I collect cassette tapes also. Of different kinds of artists. Okay. So, pag may mga nakikita kong OPM, anything OPM, I buy it right away. So, I looked at my stash, I saw that, and yan yung mga sir, sinusok-sok yung ball pen, tapos nilirin. Oo nga, alam ko yan, pag niliriway mo, ginagano mo yan yung ball pen. Hindi lang makakamlake yung ibang nanonood sa atin siguro. Ngayon, another question, kasi, meron ka bang cassette player pa? Yes, sir. Na umaandan? Yes, it's called Boombox. So, yung boombox. Opo. yung boombox, sir, the biggest problem is you will see a lot of boomboxes na working ang radio, uh-huh. But ang cassette deck is not working. That's okay. The normal common boombox, ano. Okay. Pero when you find a boombox na working ang cassette, then you found yourself a very very good find. So para mahal na naman 'yun. Yes, pero if you want to really buy something cheap and right away, Walkman, sir. Walkman. Opo, kasi medyo bago pa yun. Ngayon, ito bang pag-clinay mo to sa cassette player, tutunog pa to? Yes, sir. Opo, tutunog pa po. Hindi siya... Nakalimutan ko na ang tunog ng cassette. Opo, sir. Parang it's a little bit better than the CD, pero yung walang tatalo, sir, dun sa tunog ng vinyl kasi for me. Yung tunog really? Niya. Ang quality nito, ganun ha? Yes, sir. Wow, hindi ko alam yun. Nakalimutan ko na rin. Kasi huli kong nakinig ng cassette, hindi ko na rin matandaan. Tatutuwa ko ito. Hindi pala bagets. Hot shots to. Hot shots. Ayan o, with Raymond, Gary. First movie ni Gary Valenciano, Hot Shots. Wow. Tapos, Gary, ano pa? Ito pa. Bukod dito, ito, All My Life. Opo. Dala mo to. Ito, sir. Ang katibayan na pinagdaanan niyo po ang lahat. Ng passing innovation. Alam mo, na-proud naman ako sa sinabi ni Kyle. Really, ha? Ang sinabi ni Kyle, proof to na dinaanan mo lahat.
Yes. Yes, sir. Wow, thank you. And you know what? It's called longevity. I think it's called longevity in the industry. Wow, and I'm grateful for that. Thank you. Now, wow, you just made my day. Really, parang, you know, just when you think you're old and like this. And, you know, I'm still blessed that, you know, meron pa rin akong ganitong trabaho ang ginagawa. And then, yes, now, sir. I'm hosting naman. Yes, yes. Maraming salamat talaga. And then, you have your magazines. Ano to? Narinig mo na pa ang latest. VCD. And this naman, sir, is VCD. The only thing I don't have is DVD because it's still existing ngayon eh. So, I don't consider it as an antique yet pag DVD. So, or vintage. Sorry po. Vintage naman. Huwag naman antique. Vintage lang. It's a classic. Wow. All My Life. One of my favorite movies actually also. All My Life. Napakagandang pelikula. Maraming salamat. Ano naman to? Ito mga magazines mo? Ito sir yung ano natin. Eh. Samantalayan ko na to. Sige. Kita nyo? Ayan. Movie star. Nung uso pa ang magazine dati. Oh, 80s, sir. Kita mo, and then meron 90s. And this one naman is... Sa akin, naalala ko ba ito eh. Sa akin mga kamay, ginawa ko yung pelikulang yun. So this is like around mga 95, 96. Okay. Actually, sir, when collectors buy, like this one is inside eh. So you really need to spend time na magbasa. Sometimes it's in the middle pages. May kita mo. The nice pages. So okay. Hindi mo pwedeng... Minsan bumili ka ng isang pile and then it's... You didn't know na nasa loob. Saka hindi dapat nalulukot to eh, no? Yes, hindi naman ba? Grabe, ayan, no? Parang nakikita niya lahat, oh. Oh. Wow. May pag nakikita ko yung tsura ko, ito parang nalulukot naman ako. Okay, payat na payat pa dito. Ganun talaga, syempre, 90s, ano? But maraming salamat talaga, Kai. Thank you very much. Misa, pipirma ako nga yan para pagkano eh. Yes, sir, actually, you will make my day naman if you sign this. Oh, of course! Isang pribilehiyo na magawa ko to, Kyle. Dali ah. Ito, pipirma ko to. Ito yung gusto ko eh. Maraming salamat. Yon! Sir, pwede rin ba pagpasign na rin ito? O, sign na natin lahat. Nandito na kasi ako. Halika, samantayin na natin ito. Ito. Kung dating, kunyari, ang presyo nito 5,000, pag sinayin ko to 1,000 na lang. Tumahan natin. Yan! Sige, lagyan natin. All My Life. At ito. Pwede ba kumpirmahan to? Yes, sir. Nakailam na ako, ano? Hot Shots. Ito. Masan ako dito? Yun! Together, aga. There you go. Yan na! Thank you. Maraming so salamat. Much. Maraming salamat, Kyle. Thank you, sir. Thank you very much. Maraming salamat. You just made my collection times 10, sir, ngayong araw. Di ba? Kaya ito ngayon, ha, Kyle, ang ating, ito naman sa ating mga manunood, ang ating BDM Diamond rating para kay Crazy Kyle at sa kanyang vintage collection ay... Palakpakan! Palakpakan! Dahil you transport us back in time with your nostalgic items. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, Kyle. Thank you. Thank you so much. It's an honor, sir, to be here today. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Nice to meet you, Kyle. Thank you very much. At kung gusto nyo personal na masilip ang museo ng kahapon, puntahan nyo lang ang link na ito para sa detalye. Right here. Kung kanina ay busog tayo sa vintage collections, gayon naman, literal namin kayong bubusugin sa masarap namin ihahanda para sa inyo. Tara na mag-set up ng isang Boodle Fight Feast kasama si Roy Aguilo ng Big Roy's Boodle Fight dito sa Daddy Foodie.